Simula Marso, no work, no pay ang massage therapist na si Samuel matapos ipairal ang lockdown sa Salmiya, Kuwait dahil sa COVID-19 pandemic. Sa 3 buwang walang trabaho, ubos na ang ipon nila pati ang 10,000 pesos na financial assistance mula sa DOLE. Buti na lang at nakabalik na sa trabaho ang kanyang asawa bilang production staff. May mga Pilipino rin kasi na may mga trabaho, may mga organisasyon rito na nagbibigay rin po ng mga ayuda. Sa tulad ng mga tulad namin mga no work no pay, may natanggap rin po kami sa DOLE, yung AKAP. Yun ang ginagamit namin na pang-survive. May mga nagbibigay pa rin po na grupo rito. Sa ngayon po matagal na yung natanggap namin na ayuda. Tapos may mga ibang lahi rin kasi na mababait, mabubuting loob, nagbibigay rin. Mm-mm. Ng mga groceries. Opo. Yun na lang kami umaasa. Gustuhin man daw nilang mag-asawa na bumalik sa Pilipinas, pangamba nilang walang mapasukang trabaho, lalo't may 2 silang anak at pamilya na sinusuportahan sa Pilipinas. Ayon sa national government, higit 80,000 na OFW sa buong mundo ang apektado ng COVID-19 pandemic na nabigyan na ng financial assistance, essential goods, food packs sa pamamagitan ng Philippine Overseas Employment Office. Like in Saudi, marami tayong mga kababayan doon humihingi na rin ng tulong dito sa opisina namin, lalo-lalo na yung kanilang mga kamag-anak na pumupunta dito dahil nga nagsara yung kanilang mga pinagtatrabaho ang kumpanya o yung kanilang mga amo doon ay nawalan din ng trabaho. Lalo-lalo na sa Middle East, sa Saudi Arabia, kung makikita natin, may mga iba may pupost nila sa social media yung kanilang mga dinaranas na sitwasyon. Sa Region 1, nasa 2,735 na OFWs ang napauwi, pinakamarami sa Pangasinan na may 1,552 na repatriated OFWs. Mabibigyan din daw ng tulong ang mga lehitimong OFWs na may active membership sa Overseas Workers Welfare Association o OWA. There is a plan by the Overseas Workers Welfare Administration to do the assistance. Pero ang condition ng aming opisina ay para sa mga active OFW. Sa mga hindi naka-avail ng DOLE AKAP, yung financial assistance ay ang OWA na ang magbibigay ng ayuda. Pero ang condition ng aming opisina is dapat active yung OWA membership nila. Hinihikayat naman ng mga OFW na mag-register sa online portal ng OWA na uwian na program para mapasama sa repatriation process ng gobyerno at makabalik na ng bansa. Pero para sa kagaya ni Samuel, magkikipagsapalaran muna sila lalo't mas mahirap daw umuwi ng bansa nang walang ipon at trabaho. Juana Takason, ABS-CBN News.